Si Daniel Padilla mawawala na sa karera, pupulutin na sa kangkungan, ay sinisisi dahil siya daw ay nambabae, laging cheater, niloko niya si Catherine, na sinasabi niya ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay na nagbabawian na daw ng mga propiedad. Ibig sabihin, kung ang dalawang magsyotang ito ay may mga negosyo na mga pinagsusosyohan, parang binabawi na ni Catherine para linisin, linawin ang mga issue, para hindi naman malubog sa mga kahihiyan ang mga babaeng mga nasasangkot sa kanya. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, tapusin nyo po yan! Pakilike, pakishare, mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait! At dahil wala maling opinion, tayo po ay makikiusyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong Marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nemia Chica Dora! At eto ang latest! Pagbebenta nga ng mga ari-arian ni Daniel Padilla, usap-usapan. Marami mga umiintriga na bakit daw ibinibenta na ni Daniel Padilla ang kanyang mga pinaghirapan, mga napundar, mga propiedad. Siyempre yung mga Marites na kung walang humpay ang pag-iintriga sa binata. Nako, kung matatandaan nga ay dumaan si Daniel Padilla sa isang pagsubok na sinasabi niya ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, lalo na sa showbiz, sa kanyang buhay pag-ibig. Nung naghiwalay sila ng kanyang 11 years na girlfriend na si Catherine Bernardo. Ibig sabihin, siya ay sinisisi dahil siya daw ay nambabae, laging cheater, niloko niya si Catherine. So ang simpatya nga ng mga netizen, ng mga tagahanga, ay kay Catherine Bernardo. At sinasabi nga si Daniel Padilla mawawala na sa karera, pupulutin na sa kangkungan. Marami ang mga nagsasabing ganon. Lalo na sa mga naiinis sa binata. Lalo nga sa mga nagsasabing panluloko nito sa dalaga. Nako! At marami rin ang nagsasabi na babagsak na daw ang karir ni DJ, hindi na ito susuportahan, wala na daw ito ng maayos na karera, may mga endorsement daw na nagsipag-pull out na, may mga proyekto na umurong na, marami ang mga ganon. Pero syempre, balibalita naman na may mga ginagawang proyekto si DJ na ipalalabas ngayong taon. Kaya abangan nga natin ang mga pelikulang yan at wag muna tayo mag-conclude na hindi panonoorin, magpa-flop, walang susuporta, nako, wag na muna. Diba? Hanggat hindi pa ipinalalabas, hindi pa nangyayari, wag na muna tayo magsalita ng mga negatibo. Diba? Kasi in fairness naman kay DJ, lalo ngayon na marami ang mga nai-involve sa kanya, marami ang mga nagsasabi na bakit daw wala siyang komento, kumbaga hinahayaan lang niya na masira ang mga imahe ng mga babaeng idinidikit sa kanya. Kasi diba, may mga sinasabi naman na less talk, less mistake. No talk, no mistake. Diba? Mga ganon. So, para kay DJ, mas mabuting manahimik na lamang siya at antayin na lamang na humupa ang mga balitang ito. Diba? Kasi naniniwala naman sila na hindi naman araw-araw yun ang laman ng mga balita. Pero dahil nga tumatagal, marami ang mga nangyayari, lalo na sa panahon ngayon ng mga pag-a-unfollow ni Catherine Bernardo, di umano sa mga babaeng ito, sila Julia Barreto, sila Liza Soberano, at kung sino-sino pa, marami ang mga ipinapanganak na chika, marami ang mga dugtong-dugtong na mga intriga na ikinakabit din kay Daniel Padilla na hanggang sa ngayon ay hindi mamatay-matay ang mga ganitong usapan. Kung kaya't hinihintay nga ng mga press, ng mga mamamayan, ng mga tagahanga na magsalita na ito si DJ para linisin, linawin ang mga issue, para hindi naman malubog sa mga kahihiyan ang mga babaeng mga nasasangkot sa kanya, lalo na sila Andrea Brillantes, na hanggang ngayon nga ay mga wala pa rin namang komento sa mga ganitong intriga. Maging ang mga cryptic post daw ng kapatid ni Catherine Bernardo na po kinakabit kay Daniel Padilla na I Know What You Did Last Summer, isang sikat na pelikula sa Hollywood kung saan may mga caption pa doon ng mga taon, iba't ibang taon, na sinasabi ng mga tagahanga ni Catherine na ito ang mga taon kung kailan nag-cheat si DJ ay Catherine Bernardo. Walang pagkukumpirma, pero syempre ang mga tagahanga ay mga nagwa-1+1 kung saan sila magtatahi-tahi ng mga kwento na ikinakabit nila sa mga pangyayari sa kanilang mga idolo. Diba? At hindi rin mamatay-matay ang mga chika na nagbabawian na daw ng mga propiedad. Ibig sabihin, kung ang dalawang magsyotang ito ay may mga negosyo na mga pinagsusosyohan, parang binabawi na ni Catherine. Kung magkakukunin ko na ang share ko, hindi na ako makikishare sa'yo dahil ayoko na makipag-associate sa'yo. Mga ganun ang drama
kasama. Maging ito man ay sa negosyo o sa mga napundar na mga ari-arian. Gaya nga ng sasakyan. May mamahaling sports car daw na ibinibenta si Daniel Padilla. At marami rin ang mga nagsasabi na kasosyo daw nito si Catherine Bernardo. Kung kaya kailangan ng ibenta ang sasakyan para mabawi na ni Catherine ang kanyang share doon sa sasakyan na yon. Matatanda ang ibinenta ito ni Daniel Padilla sa sikat na vlogger na si Boss Toyo. Pero sa ngayon nga ay may nakabili na ibang tao. Siyempre na ilathala, na ipost, na ipalabas sa YouTube, marami ang magiging interesado. Diba? Hindi lang tagahanga, kundi yung mga ibang tao na rin na mga may kayang bumili ng ganung sasakyan. At bukod nga sa kotse, nako, sumunod nga ang ibinibenta nito ang isang bahay na kanyang naipundar. Isang malaking bahay naman daw ang ibinibenta ni Daniel Padilla sa ngayon. Siyempre marami ang mga usap-usapan, marami ang mga nagsasabi na bakit unti-unti nang ibinibenta ni Daniel Padilla ang kanyang mga pag-aari. Diba? Naghihirap na ba ito? Kailangan na ba ang pera? Tagilid na ba ang pinansyal? Nako. Ay nako, para sa akin hindi. Hindi pa umaabot sa punto na nangangailangan siya ng pinansyal kung kaya kailangan niya ng ibenta ang kanyang mga ari-arian. Hindi pa, wala pa. Malamang iilan lamang ito sa kanyang mga napundar. Maraming marami pa ang kanyang mga napundar, mga propiedad, mga kinita niya sa showbiz, sa pag-aartista, sa loob ng ilang taon pamamalagi niya sa showbiz. At alam naman natin na siya ay sikat na sikat, napakalaki ng kanyang talent fee, marami ang kanyang mga proyekto, talaga namang number one love team sila. Marami naman silang napundar. Hindi lang ito. Siguro ang mga gamit na ito, ang mga bagay na ito na ay hindi na kailangan ngayon. Hindi dahil sa kailangan nila ng pinansyal. Kung kaya't siguro may mga memory ito na hindi maganda na. Kumbaga parang ayoko nang gamitin ang bahay na ito dahil maraming memory siguro. Ang kotse na ito ay hindi na gagamitin dahil ano pang saysay, pag-aari ito ng dati kong girlfriend, maghati kami. Parang mga ganon. Pero hindi binibenta dahil nangangailangan ng pera. Hindi binibenta dahil naghihirap na. Wrong. Kasi kung totoo man na dating pinaghatian nila ni Catherine Bernardo ang ipinambili ng sasakyan na yon, eh oras na ngayon para ibenta dahil sila ihiwalay na. At kung kailangan niyang ibalik kay Catherine Bernardo ang share nung dalaga, eh ibalik niya. Ganun yon. Siguro naman sa bahay na pundar, maraming mga ano, alaala sila doon ni Catherine. May mga decision siguro si Catherine na, ay gusto ko ganito yung sala, ganito style ng kwarto. Diba may mga ganon? Kasi minsan kinukonsulta yung mahal mo sa buhay, uy pwede bang ikaw ang mag-design ng ganitong pwesto sa kwarto. Kung kaya itong hiwalay na ang taong yun sa'yo at pwede mo namang ibenta para mawala na yung alaala na yon, wala namang problemang ibenta. Pero tulad niya ng sinasabi ko, hindi naman nangangahulugan na nagbibenta na lang mga ari-arian, eh naghihirap na. Gaya ng mga nasusulat at mga pag-iintriga kay Daniel. Kawawa naman si Daniel. Kasi mas mabuti nga na may naibibenta kaysa naman wala nang naipundar, wala namang naipon, wala namang nabiling mga propiedad. Siyempre, walang mga ganun, wala kang maibibenta. Pero dahil marami kang ganon, marami kang maibibenta kung gusto mong ibenta. Diba? Kahit ang mga mayayaman, oh ayoko ng mga ganitong bag, Hermes. Hindi naman dahil sa kailangan nila ng pera, dahil ibinibenta nila, kaya hindi na nila kailangan ang ganong bagay. Ganun lang yon. At bagaman walang tigil ang pagdidikdik kay DJ mula sa hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, nako, hanggang sa ngayon naman ay tikom ang bibig ng binata. Wala siyang sinasabi. Kahit siya ay binabash, talaga namang nilait, naalipusta, may mga kung ano-ano pang mga sinasabing mga sasakit na salita, ang mga netizen, mga tagahanga ni Catherine, talaga namang tikom ang bibig ni Daniel. Hindi siya nagsasalita. At ipinapakita niya na sa kabila ng mga ganitong intriga, mga hiwalayan, mga negatibo, pag nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama sila ni Catherine kahit sila ihiwalay na sa isang proyekto, sa mga party, sa mga event, ipinapakita pa rin niya na malapit pa rin siya sa dalaga. Ibig sabihin, kahit siya ay sumusuyo, kahit siya ay nagmumukhang tanga, nakahabol-habol, na sinasabi ng mga tagahanga, nako, pagpapakita pa rin ito ng pagrespeto, pagmamahal, at pagkikare sa dati niyang minahan. At maganda yon, di ba? Hindi man naging matagumpay ang kanilang love life, hindi man nauwi sa kasalan, sana naman mauwi sa pagiging magkaibigan. At kung may mga nasasaktan man ngayon sa panig ni Catherine, sa kapamilya, sana naman na ito ay maghilom na at mawala na ang mga sama ng loob sa isa't isa. Kasi kung bibilangin ang mga naging masama, ang mga naging kalokohan, nako, patuloy ang pagiging kapaitan. Mga bitterness ang pag-uusapan natin dyan. Pero sana, maisip din natin kung paano sila nagmahalan. Marami rin ang mga pagkakataon na may mga pinagsamahan silang magagandang bagay. Pareho nilang binitbit ang pangalan ng isa't isa. Diba? Pareho silang nakinabang sa kung anong meron sila. Diba?
At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, paki-comment down below. Maraming maraming salamat at palagi ang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo! Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemia Chika Doron!